Pang-anim na kabanata. Naididi sabi ng kagigising lang na si Richter. Nanay. Ito na po, wait lang. Inalog ko ang bottled milk niya bago iabot sa kanya. Agang-aga may 10 ka. Iniwan ko siya at lumabas ng kwarto namin, di ba taray may kwarto na kami. Kuya, kailan ka pa umuwi? Gulat kong tanong. Hindi ka man lang tumawag. I want to surprise you. Tugon nito at niyakap ako. Where's our little golden? Nagdedidi. Sagot ko at umupo sa tabi niya. Hindi na construction worker si kuya, hindi ko rin alam trabaho niya, basta malayo daw, minsan lang siya umuwi dito. Sanay na din ako sa mga ganyang English niya, nasanay na lang ako. Si Kuya Rainer ay kasal na din at may isang anak. Diba, ako na pag-iiwanan sa asawa, ang tagal kasing bumalik nung gusto kong mapang-asawa eh, hindi ko sure kung babalik nga. Hayaan kumain na kayong dalawa, sabi ni nanay nang malapag ang mga pagkain. Nagsimula na kaming kumain ni kuya. Napuntahan mo na sila Raichi? Tanong ko, siguradong matutuwa si Aubrey. Sarado pa yung bahay, mukhang tulog pa. Tugon nito, walang flight si Raichi. 1 month vacation yun, gustong bumawi sa mag-ina niya, sunod-sunod kasi biyahe niya. Sagot ko, nanay, lumabas na ang batang may 10. Papa Ryan. Tuwang-tuwang tumakbo ito kay kuya, binuhat naman ito ni Kuya Ryan at inupo sa hita niya. Kamusta na ang malusog naming golden? Malambing na tanong dito ni kuya. Mismo ba si Papa? Opo, tugon nito. Okay lang po kami dito. Very good ba ang Richter na yan? Nakangusong bamaling sakin si Richter. Di ba nanay, very good ako. Very good yan kuya, mabait yata yan. Nakangiting sabi ko. Dahil dyan ibibigay ni Papa Ryan mamaya ang pasalubong ko. Napapalakpak si Richter dahil sa sinabi nito. Kain muna tayo baby. Mamaya Papa, busog pa ako sa milk. Sabi ni Richter. Okay po, Papa, tikbalang ba si tatay ko? Biglang tanong nito kaya nagkatinginan kami ni Kuya Ryan. Sabi mga car aero ko tikbalang tatay ko kasi ginto buhok ko. Hindi tikbalang tatay mo. Natatawang sabi dito ni Kuya Ryan. Same kayo ng color ng hair, pogi din si tatay mo magkamukha kayo. Bakit wala dito si tatay? Nakangusong tanong nito. Bakit yung mga car aero ko kasama nila tatay nila sa bahay, bakit sakin hindi ko kasama? Richter, may pinuntahan kasi si tatay mo. Hinaplose ko ang pisngi niya. Huwag kang mag-alala, konti na lang at babalik na siya. Sige po, tahimik na lang ulit akong kumain, ramdam ko ang titig ni kuya, pero hindi ko na lang siya pinansin. Hinugasan ko muna ang pinagkainan namin ni kuya bago dumiretso sa banyo kasama si Richter. Tanggalin ni nanay pampers mo. Hinubad ko ang pijama niya bago haborin ang pampers niya. Himala at walang pupo ang batang mukulit. Hinilamusan ko siya bago buhatin, lumabas kami ng CR at dumiretso sa kwarto. Binihisan ko siya ng sando at short. Ayan, mabango at malinis ka na naman tapos kapag umuwi ka madungis at mabantot ka na. Sabi ko dito. Nanay, daldal parang si Lola. Sumimangot itong, puro ka reklamo. Kinurot ko ang pisngi niya na lalo niyang ikinasimangot. Huwag kayong lalabas ng kalsada ah. Opo, lumabas na ito ng kwarto, siguradong maggagala na naman, ang batang malusog na yon. Saan pupunta si Richter? Tanong ni kuya, pagkakuha ng ilang chocolates, tumakbo na. Makikipaglaro yon. Sagot ko, siguradong mang-iingit na naman yun sa mga kalaro niya. Nagkita kami, seryosong sabi nito, pero parang wala lang. Kahit hindi niya sabihin ang pangalan ay alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Hindi kanya naalala, malungkot kong tanong at tumangno ito. Siguro ganun din sakin. Binati ko siya pero kinunutin lang niya ako ng noo. Tama nga ang hula ko. Natawa na lang ako ng pagak. Makakalimutan niya rin ako kayo, hind na niya tayo kilala kaya siguradong, hindi na siya babalik dito, baliwala na ang paghihintay ko. Ryle, pero at least, naghintay ako diba? At least pinanindigan ko yung paghihintay ko sa kanya. Siguro tama na yung 3 taon, sa ngayon magfo-focus na lang ako sa anak ko at sa paghahanap ng trabaho. Huwag mong solohin ang lungkot mo, nandito kami nila nanay. Hinawakan niya ang kamay ko. Maliwanag ba? Baliwala na ang paghihintay ko. Salamat kuya. Walang ganap buong maghapon, nagkwentuhan lang kami ni kuya at pumunta kila Raichi.
para batiin ang dalawa ng happy anniversary. Tanghali na umuwi si Richer at napagdesisyunan naming magtanghalian lahat sa bahay. Minsan lang naman kami mabuo. Nay, chicken. Minuso ni Richer yung chicken kaya agad kong kinuha at nilagay sa plato niya. Ang kalat namang kumain ng anak ko. Para kang tatay mo. Nasa ganon kaming senaryo nang may kumatok, agad naman akong tumayo at binuksan ang pinto pero hindi ko inaasahan kung sino ang taong nasa harap ko ngayon. Lollipop. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko ngayon, ang taong matagal ko nang hinihintay na bumalik. Bumalik na si Lollipop ko. Are you Ryle? Malamig na tanong nito. Napawi ang saya ko nang magsalita siya, bakit ko ba nakalimutan yung sinabi ni Kuya Ryan? Hindi niya na nga pala kami kilala, nakalimutan na niya ako. Tumikim ako, oh, I'm here because I need to discuss something to you. Malamig na sabi nito. Ah, pasok. Niluwagan ko ang bukas ng pinto. Upo ka muna, kumakain kasi kami. It's okay, I'll wait. Sumulyap muna ako sa kanya uli bago bumalik ng kusina. Sino yun? Tanong ni nanay. Bumalik na siya, sagot ko at ngumiti ng tipid. Hindi nga lang bilang Lollipop natin kundi RK. Nasa sala daw siya, may sasabihin sa akin. Dagdag ko pa. Tumango lang sila, tinapos namin kaagad ang pagkain. Ella, pwede bang dito muna kayo? Huwag mong palalabasin si Richer ng kusina. Sabi ko, ayokong makita siya ni Lollipop. Bakit? Takang tanong ni Richer. Gusto ko makichismis. Makinig ka sa akin. Binigyan ko siya ng nagbabantang tingin kaya napayuko na lang siya. Huwag kang makulat, Richer. Opo, nagtungo na kami sa sala, nadatnan naming nakaupo pa rin si RK at seryoso lang ang muka. Sorry for interrupting your eating. Formal na sabi nito, I'm RK. Alam namin, sabi ni Raichi, maupo na tayo, nagsiupo naman kami. Bakit ka nandito RK? Tanong ko, sana sabihin niyang, nandito ako Ryle kasi nangako akong babalikan kita. Pero malabo, I'm here because my boss want me to bring you to him. Sagot nito, Mr. Jefferson, your father. Father, gago, Manuel pangalan ng tatay ko. Naguguluhang tumingin ako kay nanay. Nay, anong sinasabi nito? Eh nang payata yan, bulong sa akin ni Richer. Sampilan mo nga baka sakaling magising. He's telling the truth. Seryosong sabi ni kuya, hindi si Manuel ang tatay natin, siya lang ang bodyguard ni papa na nagtakas sa atin. Ryle, Richie, lumayo ako sa ama nyo. Ngumiti ng malungkot si nanay. Tarantado kasi ang ama nyo, ang alam lang niya ay dalawa. Ang anak namin, hindi niya alam na may Raichi pa. Malakas kong sinampal ang sarili para sana magising, kaso mukhang totoo ang lahat ng ito. Mafia ang tatay natin, sabi ni kuya, lahat ng kaaway niya ay tayo, ang Pontiria kaya lumayo kami ni nanay para sa kaligtasan yung dalawa Ryle, lalo ka na dahil akala nila ay ikaw ang tagapagmana ni papa, pero hindi, dahil ang magmamana ng trono niya ay ang bunso. Ako. Tinuro ni Raichi ang sarili niya. Gago, ayoko nga halos mamatay na ako maging piloto lang tapos. Magmamana lang ako ng trono ng mafia. Puta naguguluhan na ako, napahilot na lang ako sa sentido ko. Kailangan ko ng maayos na paliwanag. Dadalhin ko kayo sa kanya para maliwanagan kayo. Natigil sa pagsasalita si Lollipop at tulala lang napatingin sa likuran ko. Nagtatakang napatingin ako sa likuran ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita si Richer na nakatayo, doon habang inusenteng nakatingin sa amin. Tumawa ako ng peke, kuya, yung anak mo. Ah, oo, tumayo si Kuya Ryan at binuhat si Richer. Sabi ko sa'yo Golden sa kusina ka lang eh. May binulong dito si Kuya Ryan, tumango naman ang anak ko. Gusto ko sundan si nanay eh. Nakangusong sagot nito at tumingin kay RK. Wow, pogi mo po. Thank you. Umayos ng upo si Lollipop habang na kay Richer pa rin ang tingin. Kita mo yung batang yan Lollipop. Ginawa natin yan nung enang ka pa, galing mo eh, enang ka na, nakabuo ka pa. Hala, ate Ryle sorry tumakbo bigla si Ryle. Okay lang yun Ella, putol ko sa sasabihin niya dahil baka mabuko pa kami. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Lollipop kay Ella. Tell me, inutusan ka ba ng tatay mo ha? Inutusan? Hindi inutusan yan, pinalayas lang. Sagot ko. Napahinga na lang ng malalim si Lollipop bago tumayo.
Aalis na tayo ngayon. Dear diretso itong lumabas kaya sumunod na lang kami, sumakay kami sa isang van na si Lollipop ang driver. Papa Ryan, kinikidnap ba tayo? Tanong ni Richer, kasi sabi nila na nangangidnap daw yung may van na Coral White. May pupuntahan lang tayo, sagot dito ni Kuya, quiet ka muna, okay. Nasa gitna kami ng biyahe nang bigla na lang may nagpaputok ng baril sa likuran namin kaya napayuko. Don't panic, my van is bulletproof. Walang emosyon sabi ni Lollipop at binilisan ang pagmamaneho. Nay, ano bang nangyayari? Inusenteng tanong ni Richer. Tumahimik ka na lang, sagot ko at niyakap siya. Lord, kung mamamatay man kami yung driver muna. Hey, are you okay? May kamay na humaplo sa likod ka. Sorry for that. Sorry mo natigil ako nang makita ang maamo at may pag-aalala niyang mukha. Okay lang yun, gusto mo ulitin natin eh. Napaawang na lang ang bibig ko nang makapasok kami sa loob ng bahay ng sinasabi nilang tatay ko. Hanep, napakayaman pala niya, para akong nasa palasyo. Welcome to my place. Sinalubong kami ng isang lalaking may katandaan na kamukha ni Raichi. Raylene my love. Fuck you. Inirapan lang siya ni nanay. Later love, nakangising anito at bumaling sakin kaya napaatras ako. Mayu na ka iha, ang maganda kong bunso. It's been a decade since I last saw you and I'm sure you don't remember me now. Moalang galang na ho, maganda ho ako pero hindi po ako yung bunso. Sabi ko at hinayla palapit sakin si Raichi. Ito ho yung bunso saming magkakapatid. Napaawang na lang bibig nito. What? Pa, buntis si nanay nung umalis kami. Sabi ni Kuya Ryan. Sorry for hiding the truth pa. Let's have a seat. Sabi nito kaya naupo kami. Raylene, what's going on here? Nag-imbestiga ko pero hindi ko alam ang tungkol sa bunso Patan. I'm good hiding truth Jefferson. Mayabang na sabi ni nanay. Napaawang na lang ang bibig ko dahil sa English nito, Hanep, ako lang bobo samin. Pwede bang magpaliwanag kayo? Pakiramdam ko masisiraan na ako ng ulo eh. Sabad ko. Ryle, mafia ang tatay mo ganun din ako, ipinagkasundo kaming ikasal para mapalakas, ang alyansa ng mga angkan namin. Noong una ay simpleng kasal lang hanggang sa naibigan na namin, ang isa't at nagkaroon ng bunga. Kwento ni nanay. 3 years old ka nung sinugod ang bahay natin ng mga kalaban, kinuha nila tayo pero nakatakas tayo. Doon ko na sinimulan, ang plano kong pagtatago lalo pa at buntis ako. Inubos ko ang pera ko para lang maitago ang koneksyon natin sa tatay mo, para hindi tayo matrace ng mga kaaway niya, pero hayop yung bodyguard niyang si Manuel, type pala ako. Kapag daw hindi ako pumayag na maging asawa niya ay ibibigay niya ako sa mga kalaban ng tatay mo, kaya no choice ako kundi patulan ng pangit na yon. Dadagpan nito, hindi rin totoong iniwan niya tayo, kinontak ko ang tatay mo at ipinadispatya si Manuel para wala nang banta sa atin. Sa kanya nang gagaling ang ibang panggastos natin, sabi ni Kuya Ryan. Pero yung karamihan sa pagtatrabaho ko talaga, bumalik lang ako kay Papa noong panahong nawala sa atin si Paimple itong tumingin kay Lollipop. Ibig sabihin mayaman ako, tumango sila, at may tatay ako, patalon akong yamakap sa tatay ko. Masaya akong makita ka tatay. Masaya din akong makita ang pinakamamahal kong dalaga. Tugon ni tatay. Humiwalay ako sa yakap at hinalikan siya sa pisngi bago bumalik sa upuan ko. What's up tatay? Napakamot sa batok si Raichi. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hi tatay, tatay na din ako. Ang bunso ko, tumayo si tatay at niyakap ito. Hindi ko akalaing ikaw ang magiging kamukha ko ng sobra. Masaya akong makita ka tatay. Humiwalay sa yakap si Raichi. Ipapakilala ko ang asawa at anak ko. Ngumiti ito, si Ella po asawa ko, anak namin. Sumeryoso ang aura ni tatay. Inigo, may problema ba kay Ella? Ganyan din reaksyon ni nanay noong una eh. Komento ko. Tatay ni Ella ang gustong pumatay sa atin. Seryosong sagot ni nanay na ikinaawang ng labi ko. Ang tatay din niya ang dating asawa ng nanay ni Arkhey, ibig sabihin konektado tayong lahat. What the fucking fuck? Nanay, Didi, naputol ang seryosong usapan nang umingit si Richer. Napatingin ako kay Arkhey at nakakunot ang noo nito. Kuya Ryan, Didi daw anak to. Kalabit ko dito. What? May anak ka sa iba Ryan?
Gulat na tanong ni tatay. Alam ba ito ng asawa mo? Pa, he's not my son. Mahina hong sabi ni Kuya Ryan kaya napapikit na lang ako. Anak ni Rylian. Wala na, ipal naman itong si Ryan. Nanay Didi, gumawa na si Richer kaya binuhat ko siya. Didi, wala akong dalang Didi mo. Sabi ko dito, binebreastfeed ko naman siya kaso nakakahiya dahil ang daming tao dito. Didi, hinarap ko si tatay. Tay, saan po yung kusina? Kailangan ng dumid ni Richer. May tinuro si tatay na pinto. Doon. Tumango lang ako bago magtungo doon. Wow, pati kusina yayamanan. Nay, Didi. Umupo ako sa isang upuan tsaka nilabas ang boobs ko, agad namang dumid si Richer. Ang laki-laki na ng anak ko. Hinaplose ko ang buhok niya. Kamukhang kamukha ka na ng tatay mo. Saglit itong tumigil sa pagdidi. Saan tatay ko? Dumid ulit ito. Yung driver natin kanina. Sagot ko, di ba ang pogi? I know, napaigtad ako nang may nagsalita sa likuran ko. Agad namang dumid si Richer. I'm handsome, right? Nanlalaki ang matang napatingin ako kay Arkay, nakangisi ito habang nakatingin sakin. Kanina ka pa dyan, kinakabahang tanong ko. Yeah, tugon nito. I heard everything you said. Tumawa ako ng awkward. Joke lang yun, ikaw naman hindi mabiro. Paano ka naman magiging tatay nito, eh ngayon lang tayo nagkita diba? As far I remember we met 3 years ago. Lumapit ito sakin. Right. Ryle, Ryle ko.